At alam din namin na sa sulsul ng Joma season ay napaniwala ang lahat na maraming mamamayang Pilipino na ang akala nila ay si Marcos ang nagpabomba ng Plaza Miranda. At yun ay malaking kamalian. Bilang aktivista ng panayunin, alam ko na hindi si Marcos ang sumira, kundi walang iba, kundi si Ninoy Aquino mismo. Kaya mabuhay ka, BBM. Pag matuloy mo ang programa, ituloy mo ang pagpapatayo muli ng Bataan Nuclear Power Plant, at sana ay patamasa muli natin ang ginhawa na meron tayo noon nung panalalo na nung panahon ng pamamahala ng ni Marcos. Isipin mo, no? Second tayo sa pinakamayaman na bansa nung time na yan. Kay Mrs. Corazon Aquino ay pagpatuloy ang Bataan Nuclear Plant kung maaari. Sapagkat makikita ninyo, 20 years from now, backstock na ang Pilipinas. Determinado na may sa katumbaran ng mga programa ng ating pamahalaan. Ang kinakailangan lang natin ngayon talaga ay suportahan at higit sa lahat. Ito ay hindi lang para sa atin ito, kundi maging sa susunod na generation na tama. At may balik muli ang mga bagay na naging kilala ang Manila nung araw, at may balik muli yung glory ng Manila. At ito na nga ay unti-unti nang natutupad. Ang kailangan lang natin ay talaga ay suporta. At hindi natin kailangan na maging opposition dito. Kaya ako'y naniniwala na ang ating kapamalaan, ang ating pamalaan ay determinado na maiayos ang lahat, matigyan ng kasiyahan ang mga masang Pilipino upang sa ganoon ay maibsan kahit konti ang banta ng pandemyang ito. Alam natin na malaking bagay, malaking perwisyo ang ipinigay ng pandemyang ito. At ako'y naniniwala na ang darating ang mga panahon na yung anumang bagay na kinuha sa atin ng pandemya ay ibabalik na dyan at London. Kaya tiwala lamang sa pamalaan at sundin natin yung programa. At higit sa lahat, huwag tayong magpapaniwala sa mga kasiraan ng mga tao na lumilikha ng kaguluhan, ng confusion sa isipan ng mga tao at sinisiraan ang programa ng ating pamalaan. Kaya't ako ay taga-suporta ng ating pamalaan. Nakita ko ang kanilang determinasyon, ang kanilang pagnanais na maisakatuparan ang programang ito na malaon na naging mandato ng ating Supreme Court, mga tastasang hukuman, na masayayos sa lahat, lalo na yung mga tao na ang hangad ay gumawa ng mga bagay na kasiraan sa pamalaan. Hindi ako ganoong Pilipino. Ako ay Pilipino at paninindigan ko ang aking pagka-Pilipino, at ako ay sasailalim sa kapamalaan ng programa ng ating pamalaan. Nagsasawa na ako sa pagiging aktivista, kaya ako ngayon ay isa ng reformador. Dati akong kapataang mga bayan sa panahon ni Marcos. Nakita ko ang pamalaan na administrasyon ni Marcos sa ilalim ng martial law. Kaya wala ako nakitang bagay na katulad ng sinasabi ng mga balibalita, kaya hindi sila ipinanganak at hindi nila naranasan ang martial law. At maraming tao ang sumikat sa martial law. Mga artists, mga singers, no, mga long hair, mga hot dogs, katulad ng hot dogs, boyfriend, BST and company, mga martial law boys yan, mga yan. Pero kailanman hindi sila pinagbawalan ng pamalaang martial law, sapagkat sila ay sumusunod sa pamalang ng ating gobyerno nung panahon na yon. At ako naman ay nagsisi na sa kabila ng aking pagiging aktivista, sa kabila ng nasira yung aking pag-aaral, sa kabila ng aking katigasan din ng ulo, ay nakita ko ang kabutihan na dulot ng administrasyon ni Marcos, ni Ferdinand Marcos noon. At nakita kong kanyang determinasyon din na alisin ang komunista sa ating bansa, na unti-unting kumakain, lumalaso ng isipan ng mga mamamayan noong panahon ng 1971 hanggang 1972, 73, 74. Kaya at ako sa panahon na yon ay noong 1969 hanggang 71 ay aktibo kong, hanggang 72 ay aktibo kong kabataang mga bayan sir, sa edad na 18. At ano ko lang sir, ano pong mapapayo niyo sa mga kabataan ngayon na huwag kayong palalason, huwag kayong mapagpapaniwala sa mga maling hudyok, maling turo na mga tao na hangad ay babaksakin, sirain ang pamalaan natin ngayon. Hindi
totoo ang mga sinasabi nila, lalo na nung panahon ng Marcelo na masama. Walang masama nung panahon ng Marcelo. Ang masama kung ikaw ay lalaban sa Marcelo. Maraming kabutihan din ang ibinulot ng panahon ng Marcelo. At siguro kung sa kahigpita naman sa pagpatay, bakit hindi nila tanungin si Ramos? Si Ramos ang hepe ng mga kasundaluhan, ng mga PC, noong time na yon. No, maaaring si pati si Enrile, sapagat si Enrile ay national defense noong time na yon. Kaya tanungin nila, pero si Marcos, hindi ako naniniwala na gano'ng kasama ang depende. Kaya ako'y nagkamali, ako'y napaniwala nila sa pagiging aktivista noong time na yon. Kaya ngayon ay nakita ko ang programang sinimulan, nakita ko yung programa na may ayos, pati ang kabuhayan ng bawat mamamayan. Kaya ako'y nagpapasalamat. Kaya the best thing na magagawa natin sa... Actually, ito ay tagdamo. Pabalik ang kulay yung sinabi ko. Hindi Apo. Na ito para sa atin. Apo. Hindi na ito sa mga seniors. Hindi na ito. Para ito sa mga susunod na generation na. Kaya kung ito ay para sa susunod na generation na kailangan talaga natin upang sa ganun maibigay natin sa susunod na generation na itong ating naging karanasan niya sa programa ng ating pamahalaan ay maayos. Upang sa ganun, mahalin din nila ang kalikasan. No? Dapat tayo ay maging steward din ng kalikasan. Kaya ako ay nagpapasalamat sa determinasyon ng ating pamahalaan na may ayos, may bigyan ng katugunan ang matagal ng sakit, no, ng Maynila ang karumihan at ngayon yung tinti ng malinis. Kaya nakita ko ang beauty, ang history ng ang the famous Manila Bay na sana maibalik muli ito. Kaya salamat sa Panginoon, no? Mabuti at karunasan natin ang lahat. After ito. Being activist, sir, kamusta naman po ang naging buhay niyo after... Naging buhay ko pagkatapos nung ako ay magtago sa Paco, sa Pandagan, sa Santa Ana, noong time na yon, ay lumitaw lamang ako noong mga 1974. Almost 74 na. At may kulang-kulang dalawang taon ako nagtago, pero ako ay nagsisi at ang unang naging hakbang ko noon ay sumapi ako sa Green Revolution program ng ating First Lady na si Imelda Marcos at nakita ko ang kaayusan at pakikapakinabangan. At nakita ko na ako'y nagkamali. Napaniwala ako. At sapagkat sa paniniwala namin noon, alam ko nung ako'y panahon ng aktivista, na alam ko na si Aquino, si Ninoy, ay isa sa mga founder ng Communist Party of the Philippines. At alam din namin na sa sulsul de Joma season ay napaniwala ang lahat na maraming mamamayang Pilipino na ang akala nila ay si Marcos ang nagpabomba ng Plaza Meron. At yun ay malaking kamalian. Bilang aktivista ng panayon, alam ko na hindi si Marcos ang sumira, kundi walang iba, kundi si Ninoy Aquino mismo. Kaya mabuhay ka, BBM. Pagpatuloy mo ang programa, ituloy mo ang pagpapatayo muli ng Bataan Nuclear Power Plant at sana ay matamasa muli natin ang ginhawa na meron tayo noon nung panalalo na nung panahon ng pamamahala ng ni Marcos. Isipin mo, no? Second tayo sa pinakamayaman na bansa nung time na yan. No? At maraming mga Pilipino, noong 1973, maraming Pilipino ang lumabas ng ibang bansa dahil kay Imelda, nakipag-usap siya, nakipag-dayan siya sa mga hari ng Middle East, kay Gaddafi sa Libya. Kaya doon nagsimula ang pagtatrabaho ng maraming Pilipino sa ibang-ibang bansa. Kaya lahat ng ito ay dapat kilalanin din natin, ma-appreciate din natin yung ginawa nila. Hindi kasiraan, hindi tayo dapat manira. No? Hindi makakatulong ito. Kaya maraming salamat sa panahon mo, magpatuloy mo. Kung ako lamang talaga ang isa sa mayaman dito sa bansang Pilipinas, i-appilit ko kayo sa media. Pero wala na ako power, retirado na ako. Pero dahil kayo ay nasa grassroots, kaya mas naniniwala ako sa balita ninyo kaysa sa mainstream media. Okay, so God bless. Salamat po, sir. At mabuhay, BBM. Sir, okay lang po makuha yung name mo? Nilo. Si Sir Nilo. Pinabati ko pala ang aking asawa na nasa Cebu. Sweetheart, nandito ako sa Manila, sa May Dolomite Beach. At naalala ko kayo, pati ang mga bata. No? At ganun din ang aking kapatid na si Venus, nasa Australia, ang kanyang anak na si Katrina. Hello, Katrina. Hope you're doing fine. Hope you're doing good. At ganun din ang aking putihin at masipag na barangay captain ng barangay 146 sa Pasay Rotonda. Maging ang kanyang mga masigasing na mga barangay kagawad. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat po. Salamat, sir. God bless. Yes, si Sir Nilo, no? For dati na...